Hello everyone, si Elisa Camara po. Kumusta na kayo? Natutuwa po ako na nandito po kayo sa akin ngayon. Kasama ko, napakaganda ng pagtuturo ng Lord na ginawa sa akin. So this is the start of my second season at Cafe Tayo Podcast. It's about inner healing. Hopefully, mabigyan ko ng justice ang inner healing topic na ito na sadyang nakapagpabago ng buhay ko. So tara, gawa muna tayo ng kape. Ako ay sumabak sa isang matinding pagsubok na nangangailangan ng inner healing. Kaya napakaganda ng ginagawa ng Lord at panalo po ito dahil dito po sa layunin niya na magkaroon ng inner healing ang bawat isa. Naging mahalaga po sa kanya na tayo po ay magkaroon ng kapanatagan, ng pag-asa at bigyan ng linaw kung ano po yung nangyayari sa ating mga buhay. Bago pa lang po ako sa isang ministry na ito bilang isang facilitator sa Encounter God Retreat at ito po yung ginamit namin, itong inner healing. And at the same time, alam nyo naman po, napakahirap po para sa akin na mag-share dahil ang mga tuturuan ko ay mga pastors and leaders na alam kong mas may karanasan pa at mas alam nyo naman po, malalim sa Panginoon. But anyway, ayoko pong maging hadlang ito at nakita ko na gusto kong maipaabot sa lahat kung paano po ako pinagaling ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng inner healing. May tanong lang po ako, ano ba ang bumabagabag sa kalooban mo? Kung sa haba ng panahon ay inaasahan mo na mapapaiki din ang mga bagay-bagay sa'yo, bakit nararamdaman mo pa rin ang bigat ng kalooban mo? Matindi at hindi mo kaya limutin, parang pabalik-balik. O baka naman dumanas ka ng mabigat na karanasan sa buhay noong bata ka pa. At alam mo na, yung bagay na hindi mo matanggap na naghiwalay yung mga magulang mo or something na namolestya ka ba? O kaya na-depress? O kaya parang naulila ka ng maaga? Eh, what about the love life? Nasawi ka ba? O naghiwalay kayo ng boyfriend mo, ng girlfriend mo? Ang sakit, parang hindi mo matanggap. At pag naiisip mo, nagkakatroma ka na na baka maulit pa ulit yung mga nangyari sa'yo. Kung kaya't nahihirapan ka na magkaroon ng bagong relasyon o kaya naman ay makita mo ang iba na bakit sila, ang saya-saya nila, ako parang hindi ako nagiging masaya. Sabi nila, time heals. Pero bakit ganun? Parang antagal-tagal na, hindi pa rin nawawala sa puso mo. Nabot na nga ng 3 taon eh. Sabi nga nila, 1 year, 2 years lang, makaka-recover ka na. Pero bakit ganun? Ang hirap. Ang hirap ng nawawalan ng mahal sa buhay. At yun ay hindi mo makayang tanggapin dahil para bang may kulang. Hindi ka nakapagbigay ng tamang pag-ibig o pagmamahal para sa mga taong nawala sa'yo at hindi ka man lang makabawi dahil wala na sila. Ganun po yung mga karanasan mo. Lagi kang nag-aalala. So, paano na ang mga susunod na hakbang mo? Ito po ang good news. Si Jesus, napagtagumpayan niya po ang lahat ng ating hirap at pasakit sa buhay. At upang tayo po ay magkaroon ng pagkakataon na mapagaling niya sa ating mga sugat. The first recommendation na pwede ko pong ibigay na kung saan ay natutunan ko po sa paghilom ng mga sugat po ay ang magpatawad. Pero bakit nga ba kailangan magpatawad? Ito po kasi ay pinag-utos sa atin ng Diyos. Hindi natin pwedeng sabihing mahal natin ng Diyos kung tayo po ay hindi nagmamahal sa ating kapwa. Tumitingin po ang Lord sa kung ano yung po yung pinapakita natin sa mga tao. 1 John 4 verse 21, "And He has given us this command, anyone who loves God must also love their
brother and sister. Secondly, tayo ay kakahabagan ng ating Panginoon. Sabi niya po sa kanyang salita sa Luke 6:36, "Be merciful just as your Father is merciful." Ang ating Ama sa Langit ay sadyang napakalaki ng pangunawa sa atin. Kung kaya't ganun din ang gusto niyang maging nais natin para sa ating kapwa. Thirdly, palalayain tayo ng Diyos mula sa mga bagay na gumagambala sa atin. So sa 2 Corinthians 10 verse 4, "The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds." Ayan. So may strongholds ka ba? Yan ba ang strongholds mo na humahawak sa'yo kung bakit hindi ka mapagaling? Mahirap para sa Diyos na patawarin tayo kung tayo naman ay hindi rin nagpapatawad. So ang pag-asa natin ay sa Diyos. Siya lang ang lakas para tayo makapagpatawad at makapagpagaling ng ating mga sugat. So tandaan natin, ang ating kalaban ay hindi tao, kundi si Satanas na nakakaapekto sa mga tao. Magdulot ito ng mga masasamang bagay sa ating mga buhay. The second recommendations that can heal our wounds, sinasabi nga nila, is turn to God's Word. Yan. Sulitin natin yung kaginhawang dulot ng salita ng Diyos dahil ito lang ang paraan para tayo ay lalong gumaang. Kasi ang Diyos naman ay gumagawa para sa ating buhay sa ikabubuti nating lahat. So inalay ni Jesus sa kanyang buhay upang, alam mo na, buuin ang mga nasirang relasyon mula sa mga pagkakamali natin sa pakikipag-ugnayan sa tao. Nilapit niya tayo sa Diyos at ang salita ng Diyos ang maaring magbigay ginhawa at magpatibay sa atin. Unawain natin ang salita sa Biblia, nang sa ganon ay ito ang maging panghawakan natin. Alam mo, maraming paraan, sabi nga nila, para mabuhay ka ng maayos sa pamagitan ng salita ng Diyos. Pero minsan ang hirap. Hindi basta ito gumagalaw sa'yo unless na lang kasihan ka ng banal na Espiritu. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. So kung ikaw ay nagbabasa ng Bible at wala itong buhay, that means kailangan mo ang banal na Espiritu, ang siyang magtatawid sa iyo upang maunawaan mo ang salita ng Diyos. Isa sa mga popular verses or passage na nakita ko sa Bible at palaging kiniklaim ng marami, ang tungkol sa Book of Isaiah. So chapter 53 verse 5, "But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed." Amen. This is the third recommendation na maipapayo natin para magkaroon ka ng healing. This one is about asking for support. Meron po tayong tinatawag na engage one-on-one na kung saan ay ginagamit natin sa disciple making. This is very powerful. At nakikita ko na if you give yourself to others, to open up to others, malayo ang mararating ng mga pagpapagaling para sa'yo. Dahil ito ay isang proseso, so ang paghilom ng sugat, hindi pwedeng nag-iisa ka lang at kaya mong saloobin na lamang ito. Mas mahalaga na merong tao na nakakausap ka, merong mga tao na ginagamit ang Diyos, na sa ganon, ay alam mo na, mabigyan ka ng tamang, yung mga godly wisdom na binibigay ng mga taong sumusuporta sa'yo o nagmamahal sa'yo, ay hindi natin dapat pabayaan. Isa sila sa mga nakakatulong sa atin. So kung makikita po natin, ang first recommendation natin ay magpatawad ka. The second is turn to God's Word. Number three is asking for a support. Yan yung proseso na maghihilom sa'yo. Ang inner healing po ay isang process na kung saan dito sinasagawa yung paghilom ng mga sugat mula sa takot o trauma ang naramdaman mo emotionally
ang pag-open up ay karaniwang ginagawa sa context ng counseling or something na merong nagme-mentor sa'yo, nagdi-disciple sa'yo. At pwede rin naman yung mga taong kahit hindi ka din na-disciple but you know that they will help you to start the process. Ito na yung paraan kung saan yung isang katulad mo ay magpapahayag na kaniyang mga damdamin. Pwedeng isa siyang therapist, counselor, or spiritual leader mo. Alam niyo po, ako po ay isang asawa ng pastor na naglilingkod po sa isang local church. Naranasan ko po na maging masaya talaga sa ministry bilang pastor's wife, worship leader. Hindi ko akalain na mayroong ako mga kapatiran or brothers and sisters sa church na nagagawan ko ng mga issue sa pagsasalita ko. So, akala ko noon, marami na akong na-achieve, malaki yung kakayahan ko para maglingkod sa Lord, and at the same time, parang inakala ko na maayos ako. Parang minsan po marami talagang blind spots na hindi mo akalain na ginagawa mo pala. So, sobra pong nadurog yung puso ko sa mga narinig ko sa aking mga kapatid na halos buong buhay kong inalagaan ang ministry ko na biglang parang bulang na wala. Habang pinuproseso ko po yung sarili ko, nagkaroon tuloy ako ng pagkakataon na talagang magpakumbaba sa Lord, na which is naging maganda rin po ito para matutunan kong baguhin ang aking sarili. Sa panahon yun, naramdaman ko yung comfort ni Lord dahil nga nakita ko na dapat kong patawarin unang-una ang sarili ko. Kaya naramdaman ko na kinukomfort ako ng Lord. Pagising ko sa umaga, His faithfulness is new every morning. Ramdam na ramdam ko po yun. Nakita ko kung paano ako itayo ni Jesus upang sa gayon maramdaman ko na hindi ako nag-iisa. So sa aking mga kahinaan, mas napatunayan ko po, mas makapangyarihan ang grasya ng Diyos sa aking buhay. Diba sabi niya po sa 2 Corinthians 12:9, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in your weakness." Ganda po ng salita ng Panginoon. So kung meron kang balak sa sarili mo na talagang gumaling ka, hindi mo ito sabihin sa iba. So, may mga taong kang pinagkakatiwalaan na pwede mong sabihin ang lahat ng iyong nararamdaman. Yan po yung power na meron ng banal na espiritu na nangungusap doon sa mga tao na nag-o-open up na kanilang mga saloobin. Dahil doon pa lang po, pag nire-release mo na sa sarili mo, nakakaramdam ka na ng ginhawa. So, salamat po sa Diyos at meron po tayong mga ugnayan sa isa't isa na hindi naman po lahat ay masasakit o mga bagay na nakakagambala yung ayaw mo na kumonekta sa iba. Dahil malaking bagay po ang meron kang relasyon, lalo na sa pamilya mo, sa katuwang mo sa buhay, yung partner mo sa buhay, and at the same time may mga friends, mga close friends na nilalagay ang Lord para sa iyo. Bilang pagtatapos po sa episode na to, nais ng Diyos na patawarin ka. Dahil sa mga oras na to, kung hindi mo man nakikita na kasalanan ang magtago ng sama ng loob, sabihin na natin galit sa kapwa, kasalanan po yan. Ang kailangan mo ngayon ay humingi ng tulong sa banal na espiritu. At upang sa ganon, ang mga bagay na gumagambala sa iyo, kaisipan at puso, ay mahugot. Kasi banal na espiritu ang nagbibigay ng conviction and revelation para marilis ka dyan sa mga bandages or something na gumagambala sa iyo. Ang pagpapatawad ay mahalagang desisyon na maaari mong gawin bilang kasimula. At gusto ng Lord na masaisaayos ang relasyon mo sa tao at sa Diyos. Kaya ang bagong buhay na gusto mo ay makakamta mo lamang kung ikaw ay makaramdam din ng kapatawaran. Pinapatawad ka ng Lord sa mga pagkakataon na to
at patawarin mo din ang iyong sarili. Salamat sa pag-join sa akin sa episode na ito ng Cafe Tayo Podcast. Habang patuloy na pinapahintulutan po natin ang ating mga sarili tungo sa inner healing, huwag natin kalimutan na ang pagmamahal ng Diyos ay laging nasa atin. So patungo sa mas makulay at masaganang buhay, hanggang sa susunod na opportunity, ingat po kayo at pagpalain po tayo ng ating Diyos.